Yo! What's up mga bibi? Welcome again sa another sit-down video. And ayan, ngayon pa kami nakapag-sit-down video ulit, no? Last na to sit-down video is buntis pa ako nung nagmukbang tayo. Oh. Korean mukbang. Sobrang tagal na. Oo, buntis pa ako nun. Anyways, hi guys! Welcome back to our channel. So in today's video, gagawin namin yung nauuso sa YouTube. Una ko napanood na video is yung kay Tony Gonzaga at saka sa husband niya. Ginawa nila yung questions I've never asked my husband. Yung iba din, magkapatid. Ginawa din nila questions I've never asked my brother, my sister. Ikaw na may question? Ako ra! So, nag-post ako sa Instagram. Sabi ko, tulungan niyo akong mag-come up with good questions na itatanong kay My Labs. So, yun yung itatanong natin kay My Labs. And pinili ko yung mga questions na, again, I've never asked my husband. So, yun. Question number... Ayaw palayo. Meh! Question number one. Question number one. How are you? I'm fine, thank you. Next! So, it's kasi simple. Very simple questions. Dito, kasi hindi ko pa siya natatanong kung kumusta ba talaga siya, 'di ba? Never pa. Bakit hindi mo? 'Di ba never pa kita na natanong kung kamusta ka lalo na ngayon? How are you, me? I'm fine, thank you. Huh? I'm fine, thank you. Thank you. Thank you. OJ lang, me. Kumusta ako? Chika sa diha, we. Okay naman ako guys. Yun lang, okay, happy ako sa aking ano ngayon, sa buhay. Aking buhay ngayon kasi ayan, dumating na yung baby namin na everyday nagpapasaya sa amin, nagbibigay ng kulay sa aming buhay, sa aming everyday life, lalo pag di ba, may nakikita namin si baby, parang happy. Wow, very very happy feeling na ayan, mayroon kaming Angel. Meron kaming napaka-cute na baby. Ayan, napaka-cute na blessing. Mas lalo kaming ginaganahan magtrabaho to give a better life sa aming baby Khalil. So very okay na okay kang yun. Okay na okay. And happy. What's your ultimate dream or goal in life? Ultimate dream ko talaga guys or goal is makapag-travel talaga, no, around the world before ako pumanaw sa mundong ibabaw, sa Amerika, sa Europe, mga ganun, and then sa Asia, lahat guys, gusto kong ma-experience yun. So, makapagpunta sa disyerto, yan, bagay guys, of course, kasama yung family ko, yung baby namin, kung kakayanin pa, kung hindi pa ako paugulugod nun. So, sana darating ang panahon na yun, no, na makapag-travel talaga kasi... Yan, pinaka-importante talaga is yung memories. Mas importante pa sa mga material things kasi yung memory hindi rin nawawala, hindi yan nabubura sa sipan. Ang dami naman nito mga question na ano eh. Kasagaran sa question me ba? Do you regret marrying me? Yaw. medyo. Question na lang, i-ask na natin kami lang. Nagsisi ka ba na pinakasalan mo ko? Nagsising. Next question na ba? Pagtaro ako guys, sir, baka nandiyan pinakaway, klaro nga video guys. As in, ako ba yung klaro kayo sa mga... Masama lang, ito bag anay. Sometimes guys, pag nag-aaway kami guys, napapaisip ka talaga, bakit mo pinakasalan ng bahay, no? Kaya na, joke lang. Hindi ako nagsisisi guys. Kasi ayan, binigyan niya ako ng napaka-cute na baby. Ayan, si baby Khalil. Ano kami guys, para kaming team kasi. So, nakikita ko siya as my partner and as a team. Magkaagabay talaga kami guys. I see her naman guys as a very responsible na kuan, na partner. Wow. And especially as a responsible mother, no, sa kay baby. So, good job sa akin guys. What's your favorite memory of us? Yeah, yung mga travel namin guys, mga travel videos, yun yung mga pinaka, yun na nga yung sinasabi ko, importante talaga kay mag-travel guys kasi yun yung mga hindi talaga makakalimutang bagay. Hindi naluluma, nagiging nandyan din sa iyong isipan, presko. Isa yun sa mga magandang experience namin is yung pag-travel namin dati. Especially yung magandang outside memory. The country, no, na kami lang talagang dalawa guys na you know, adventure, and then, you know, wala kang ibang inasahan, kundi yung sarili niyo dalawa. Yung ibang questions dito, parang chismis questions, hindi talaga siya yung questions I've never asked. So, yung pinipili ko is yung mga hindi ko pa talaga na
natanong kay My Loves. How important is intimacy on marriage? Naman ko, sino nagtanong dito? Si Tut! So ayan, very important talaga eh. Kahit kanino naman, very important talaga yun. Ayan, dapat kayong may intimacy. Keep the fire burning. Ayan. For you as a lucky, kailangan talaga yan. Oo, kasi yun yung mga times na daan, naglalambingan kayo. Kung ano kayo dati guys, kung gaano kayo kainit dati, kung gaano kayo kasweet dati, dapat ganun pa rin hanggang sa mag-asawa na kayo. Ano, dapat hindi na nalilesen niya. Dapat pa nga i-improve pa, and mag-explore kayo kung ano pong mas magandang position. Ano pang mas maganda na discard eh, para mas uminit ang inyong pagmamahalan. Anyway, are you proud of Chinky Tita daw? Or yung question ko, are you proud of me? Masa mo na, ay, kadugay ba makuha sa answer, uy? Of course, proud na proud naman ako sa iyo kasi ano ka, very responsible mother, ayan, and a partner, and a wife. So I think yung gimin kay ang Chinky Tita as a vlogger. Sobrang proud talaga ako kay Chinky Tita kasi, ayan, nung nagsimula pa talaga siya guys, sobrang proud ako sa kanya kasi pinush niya talaga yung kanyang ano, yung YouTube channel. And honestly, nung umpisa talaga, hindi ako ganun ka-supportive sa kanya. No, parang kinakantsawan ko pa siya guys. Nag-YouTube tapos parang rolay ang ngayon. Kaya na gani. Hindi, sinabihan mo ko nung 900 lang yung subscribers ko. Sabi mo sa akin, hindi ko makakalimutan yun kasi sabi niya sa akin, ano ba yan? 900 pa, ang tagal pa niya. Ganyan siya. But I proved him wrong. So, sobrang ano masaya, sobrang proud ako sa kanya, sa kanyang success. No, and then I felt sorry for her nung una kasi hindi ko siya ganun ka sinuportahan kasi of course bago pa lang kasi yung YouTube and then hindi ko inexpect na magiging ganito. And then of course at that time meron kami mga sarili naming work at that time. Kaya nag-work ka pa din, di ba, ng home base. So parang inisip ko yun dati na parang nag-action lang siya ng time dyan sa YouTube, ganun. Tingin ko hindi ka naman dyan aangat, ganun. Then, ayun. Then, hanggang sa lumaki ng ganito. And then, yun, nakaka-proud ako na sobrang proud ko sa kanya. Lalo na ng time na before pandemic na sobrang dami naming ano, like mga meet and greet. And then, yun, nakikilala na kami sa iba't ibang lugar and even other ganang outside the country. So, ayun, nakaka-proud lang na atin niya yung ganito. Eh, ayun, nakikiride in lang ako. And then, ngayon, mas maganda kasi nagtutulungan na kami para mas mapalago talaga yung channel lang. Mm-hmm. So, ayun guys. Pero, nung parang nagbo-boom na siya, nagsa-start na siya mag-boom, naging supportive naman si My Loves. Nung nakita ko talaga, ay, may potential pa talaga tong lokong to. Kasi nung parang siguro mga 5,000, 10,000 subscribers ko. Ay hindi, mga basta konti pa lang yun, mga 5,000 siguro. Binilhan niyo agad ako ng camera. Oo, yun. So bumawi naman ako guys. Doon, and actually nung binilhan niyo ako ng camera and nung nag-start na ako mag-upload ng magagandang quality videos, actually doon talaga mas nag-boom yung channel ko. So may utang na loob din ako kay My Loves kasi kung hindi din dahil sa kanya guys, wala kasi akong laptop, yung gamit kong camera nun is yung iPad niya, yung gamit kong pag-edit is yung laptop niya. So kung hindi din dahil sa kanya, hindi rin ako makakapag-YouTube talaga. Oo, naalala ko nga pala ko. Ako nga pala yung bimili ng ano niya, yung camera di ba, kanag G7X mo. And then kalaunan, bumili kami ng DSLR, and then laptop. Binilhan niya rin ako ng ring light, mga ganun. Oh, mga ganun, mga ring light. Wow. Are you still attracted to other girls? Yung kapo lang, nahuli niya ako, nag-bros-bros ako.
na binasa ko na chick sa Facebook. Wala. Ano nangyari? Nag-ganon ako, scroll-scroll na tingin-tingin niya siya streamer. Naka-headset, naka-headset kasi ako, hindi ko na malayan na nasa loob na pala siya ng kwarto, nakapasok na pala siya. Tapos siya, naglalap yung ginanap. Nagmadali pa siya i-close yung, ano, yung tab. Akala niya hindi ko nakita. What's the first thing that came up on your mind the moment you knew I was pregnant? Yung naisip ko, natuwa ako, but then at the same time, para din akong nabahala kasi, you know, kung kakayanin ba namin to, kakayanin na ba namin na magkaroon ng anak, financially, emotionally, para din akong parang na-worry. But then at the same time, happy din ako. Kamat may kasi nasa tamang ano din na din naman kami, tamang edad. And then plano naman talaga namin mag-settle down. Yun yung mga na-feel ko dati, guys, na happy ako. Yeah, young girl. Oh, happy ako at the same time parang na-worry din, no? So, but then nung lumabas talaga si baby and then ayun na nga nagkasama na namin dito. Yeah, no regrets, no kwan. Mm-hmm. Sobrang happy talaga. As in, hindi ko ma-imagine talaga na wala isa din, as in, parang nag-iba talaga yung ano namin ngayon, yung buhay. Kagaya, lalo na ako guys, kasi dati mabisyo ako almost every week, almost every, like every other day. Mino, mga ganun ba, tapos barkada, ayayan ang barkada dito, inuman, hindi okay. Mga ganun, pero ngayon, na medyo nabawasan na talaga guys, as in sa siguro sa isang buwan, isa dalawang beses na lang siguro. So malaki talaga yung pagbabago, no? Wow. And then that's a good thing din kasi yun, para din naman sa health ko yun, no? Para hindi na ako ganun ka toxic yung ano, toxic ito ako lang. Like, ikabaw ka. Mas magiging mas sikali lang pa lang makakapagpa-realize. Mas nagiging healthy na yung alam mo, yung lifestyle mo, yung habit mo, no, compared dati kasi may baby na kayo. Hey, Tommy, would you give a second chance if ako mag-cheat sa atong marriage? Would you give me a second chance? Mo cheat ko. Buong. Thank you. Next. Thank you next na yan guys. Thank you next. What? Ayan, maliyak ka. Huwag ka mag-cheat. Eh, nasa akin na lahat. Complete package. Would you give me a second chance if mag-cheat ako within the marriage? No? Siguro, di na siguro guys. Tatanggapin ko na lang siguro na... Siguro, hindi naman siguro... Siguro. Kasi siguro po, ay sigurado po yun. Hindi naman siguro niya magagawa yun guys kung unsa man ba. Hindi mo naman siguro magagawa yun kung hindi na ging okay, kung hindi na talaga okay yung relasyon natin. Lagi na lang nag-aaway, mga bagay na ganun guys, na wala nang spark. Kung wala nang spark mo, cheat ko. Mo gani, wala ka balungan, makarelease ka nga, wala kay spark, and then sige na tag-aaway, and then nag-cheat ka, nasakpan di ka nga, nakay ka-chat-chat direct line. Kung kachat-chat lang, di na ako ni mo pasailoon. Kachat-chat well, or vice versa. Di nga, bakit mo naman gagawin yan kung, di ba, kung okay tayo. So, ang next question kasi, me, what's one thing that will make you leave me? So, cheating, imo ang answer. Ano imo ha, cheating? Oo, ganun. Kasi we've been there before, di ba? Mm. Sa ganyan na situation, and then naging okay na tayo, nagkaroon na tayo ng pamilya, and then magagawa mo pa rin yan sa akin ngayon. So I think that's it. Enough is enough. Wow. Enough heartache. And vice versa din naman. Pag ikaw din nag... Ha? Naman? Pag siya din nag-cheat, guys, alam na niya kung saan talaga siya pupulutin. But may iba't ibang klaseng cheat eh. Kabaw, jud ka. Alam na mo. Yung ano lang, char-char lang. What? Oh, hindi rin yun pwede sa akin. Ako mag-char-char ko, may pasayon. Iba kasi mag-cheat yung babae, di ba? Totohanan. Hindi mo nalaki talaga, parang tawag ng laman lang yung mga ganun. Huh? Na, nagpo ko talaga yung alaga niya. Next! Actually, ang daming question dito, Mi. Ewan ko kung gusto niya ang sagutin kung nag-cheat na ba ka sa kuha.
Hindi pa, guys. Isa pa lang yung word na cheat, eh. Sala siguro ng mga Q&A ko, never ko yan sinagot kasi I don't know if comfortable si my loves pag-usapan. Bakit ako comfortable? Ewan ko sa'yo, baka ayaw mabulgar sa kanila yung totoong kulay. Actually, guys, nung kasagsaga ng pagliligawan namin, dalawa, tatlo yan sila na sinabay ko. Wow! Tapos ito lang talaga yung talagang very ano, very ano talaga, very consistent and very kanang parang warrior ba, warrior na ipaglalaban talaga yung pagmamahal niya sa akin. No, kaya patasakin yung mga ibang babae ko para siya yung manalo sa puso ko. Stealing binder, hindi ko makatawa. Wait lang, yun yung nangyari, guys, kaya talagang ano to dati sa akin, anong lagod kasi na ako, lagod kasi na ako dati kasi pinagsabay ko sila, eh. Wow. Glowing. Yan, sa mga nagtatanong, nag-cheat na ba si My Labs? Ang daming beses kayo. Sinagot niya ako, ano yung kami na siguro to? Ito ba to? Saan man? Saan yung mga ano? Hindi niya alam na meron din pala akong ibang nililigawan. Oh, yan, guys. As in, kung alam sa... Ay, Diyos ko, Lord, kung alam niyo lang lahat ng mga pinagdaanan ko, mapapawaw talaga. Tapos, pwede siyang pang MMK, yung mga pinagdaanan tapos, ko kay Maylan. Kasi hindi ko... Kasi... kaya naging ganun yun, guys. Kasi yung tingin ko sa kanya dati, parang hindi naman talaga seryoso. Parang, kung ko alam, uyab-uyab lang, mga ganun ba. Yung tingin ko, hindi kami mag... Hindi pang matagalan ba? Mga ganun lang pang... And hindi pa rin, hindi din ako sobrang in love talaga dun noon kay My Labs. Oo, tapos ayun. Marag, di ba man ta-attracted sa usap-usa ato ni, no? Nung bago pa tayo? Kanang dili dyan siya, ano, love dyan tika, ano. Mm-hmm. Dili, parang hindi siya ganun. Parang nag-ano lang siya, nag-develop ba? The longer na nagkasama tayo. Kaya kung alam niyo lang, pero ako kasi, tumatawa na lang ako ngayon, hindi na ako naggalit pag pinag-uusapan yan. Doon kasi pag nagiging topic yan, mga cheating-cheating, parang para ako magsusupersayan kasi nga, grabe yung mga pinagkagawa ni My Love sa akin, guys. Gwapong-gwapo siguro talaga siya sa sarili niya noon na grabe talaga yung pinagkagawa niya sa akin. Pero ngayon kasi na sobrang, ano, sobrang tagal na namin ni My Loves and very, ano na ako, very... Ano tayo tawagan na, uy? Hindi siya ganun ka-paranoid unlike before, guys. Oh, parang kampante na ako na hindi na niya magagawa yun. Kasi, hindi naman dahil sa kasal na kami. Pero, I think, for me, nakikita ko naman na tapos na siya doon, ganun. So, yun. So, yun, guys. Sorry, girls. What? So, girls yung nagbabalak. Last question na to, guys. How did having a baby change your love for me? Alam ko namang mas lalo mo kong minahal ngayon na may Khalil na, eh. What? You know, how did having a baby change your love for your wife? Mas ano pa, mas... Oo nga, mas mahal mo na nga ako ngayon. Ganun nga, medyo mas mahal ko na rin siya. Medyo mas mahal ko pa siya ng lubusan, no? Lalo na ngayon na may baby na kami kasi I want her to feel loved, huh? Para mas lalo niyang maalagaan ang maayos si baby, di ba? Pag happy yung wife and then mas happy life, di ba? Mas happy life, mas maganda yung may padungan mo yung minsan nagsasalita tapos mawawala ka na sa ano. Pero alam nyo, minsan hindi talaga to pwedeng interviewin kasi hindi talaga ako pwede ka ng on the spot, like live interview, guys, kasi hindi ka pwede talk show. Hindi ako pwede talk show kasi kapag nagsasalita ako, nag-rumble yung ano, yung thoughts niya. Yung thoughts ko, hindi ko na alam yung ano yung isasunod ng mga words. Kailangan niya talaga mag-edit. So, ayun na nga, mas lalo ko siyang minahal, lalo na pag mayroon na, lalo ngayon na mayroon na kaming baby, kasi ito na putos kasi yun. Kasi gusto ko, ayoko siyang ma-stress, guys, di ba? Pag ma-stress siya, hindi na malaga ng maayos si baby. And then, ayun, hindi niya dapat, di ba, healthy yung mom para
napapa-breastfeed mo si baby na maayos, maalagaan mo siya. What? Nakakarang bagay, guys. So, na-stress si baby, lalo na siya, cesarean siya. So, very masalan yung kanyang, ano, pag-alak. Huh? So, yun. Sa mukha. Hindi ko na-cut. Hindi ko na-edit yung mga sa'yo. Sama na to, guys. Ako kuya, please. Pinami yun. So, yan yung ano namin, version namin ng questions I have never asked my husband. Anyways, ang haba na nito. Thank you guys so much for watching this vlog. Yeah, thank you so much. For this video. Please like this video kung nagustuhan nyo and comment na rin kayo below for more video suggestions. Yung mga sit-down videos na gusto nyo gawin namin ni My Loves, comment kayo para meron kaming idea na content anong gusto nyo makita sa channel namin. So yan, thank you for watching! Bye-bye!